Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Sa ating episode ngayong araw na ito, huwag munang kalimutan ha na mag-like, share and subscribe. At hanapin din po ang second channel ko pagkatapos nyong manood ng Papa Dudut Stories. Hanapin nyo po ang Papa Dudut Vlogs. Likas sa ating mga Pilipino ang mahilig sa mga bagay na mura. Kaya nga sikat sa atin ang mga ukay-ukay. Marami sa atin ang mahilig sa second hand na gamit dahil mas mura ito kesa bumili ng bago. Mula sa damit, appliances, gamit sa kusina at kung ano-ano pa. Ilan sa atin ang hindi na iniisip ang kwentong nakakabit sa gamit na kanilang binibili. Hindi na po natin inaalam kung sino o ano ang nangyari sa dating may-ari ng gamit na yon. Ngunit paano kung inakala mong nakamura ka sa isang gamit pero ang totoo ay mapapamura pala sa takot at kilabot dahil sa nakakapit na kakababalaghan sa gamit na iyong nabili. Sa ating episode ngayong gabi, balutin ng takot ang iyong sarili sa Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga listeners mo. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Rochelle. Ako ay 30 years old na at merong dalawang anak. Masasabi ko na kahit papaano ay maginhawa naman ang buhay na meron ako. Maganda ang takbo ng laundry shop business ko na may mangilan-ngilan ng branch. Ang asawa ko naman ay merong stable job at merong kaming sariling bahay. Ngunit sa kabila ng buhay na meron ako ay masasabi ko na nananatiling nasa lupa ang aking mga paa at hindi ko pa rin inaalis sa mga nakasanayan ko noong ako ay nasa ibaba pa. Galing kasi ako sa mahirap na pamilya, Papa Dudut, at lumaki ako na hindi nasusunod ang aking luho. Ang tatay ko lang ang nagtatrabaho sa amin noon habang ang nanay ko naman ay sa bahay at siyang nagbabudget ng pera. Anim kaming magkakapatid kaya naman sobrang sinop ng nanay namin pagdating sa pera. Hindi ko naaalala na nagkaroon ako noon ng bagong damit dahil palaging sa mga tiyangge at ukay-ukay kami binibili ni nanay. Kahit ang mga gamit namin sa bahay ay puro second hand o mga pinaglumaan ng ibang tao na binenta sa sobrang murang halaga. Sa ganun ako lumaki, Papa Dudut. Natuto ako na kung merong mas murang alternatibo ang isang bagay ay yon ang aking bibilihin. Naging suki na tuloy ako ng mga ukay-ukay at mga surplus store. Karamihan sa mga branded kong mga damit at bag ay sa ukay-ukay ko lamang nabibili. Tiyaga lang ang puhunan para makahanap ng maayos na gamit sa mga ganong tindahan ng damit at gamit sa bahay. Yun siguro ang dahilan kung bakit umangat ako sa buhay. Hindi ako nasanay sa pagbili ng mga brand new na mga gamit. Hindi ko naman sinasabi na maling bumili ng mga bagong damit at bagay, lalo na kung afford mo. Ang sa akin lang ay yon ang aking nakasanayan at pinaniniwalaan. Kahit kami ng asawa kong si Arthur ay nag-umpisa rin sa ibaba. Hindi kami biglang yaman. Nagpakasal kami sa Huwes at wala pa kaming sariling bahay noon. Umuupa lamang kami sa isang studio type na apartment. Nag-aral pa si Arthur ng panahon na yon ng civil engineering. Ginapang niya ang sarili at tinulungan ko siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga merienda at pananahi ng basahan. Sa awa naman ng Diyos ay nakatapos ang aking asawa at nang magkaroon na siya ng trabaho ay doon na namin nakuha ang mga bagay na meron kami sa kasalukuyan. Kahit ang bahay na aming binili ay meron ng naunang may-ari sa amin. Two-story na luma na at pinarenovate na lamang namin para maging modern ang itsura. Nag-isip ako ng business na pagkakabalahan at ang laundry shop nga ang nagustuhan ko. Sinuportahan naman ako ni Arthur sa naisip kong business, Papa Dudut. Dahil sa naging busy kami parehas at nabuntis na rin ako, ay nag-decide kami na kumuha ng kasambahay. May nirekomenda sa amin ang isa naming kaibigan na mag-ina. Nang makilala ko ang mag-ina ay magaan agad ang loob ko sa kanila.
si Ate Flor at ang anak niyang dalaga na si Cora. Kahit si Arthur ay nagustuhan ang mag-ina para magtrabaho sa amin. Sa unang buwan nila sa bahay ay nakita namin mag-asawa ang husay nila sa trabaho. Palaging masarap ang ulam at malinis ang bahay. Hindi rin naging iba ang turing namin sa kanila at parang parte na talaga sila ng aming pamilya. Kasabay na nga namin sila sa pagkain at kung minsan ay hinahayaan namin sila na magdesisyon pagdating sa bahay. Kumbaga ay nakuha na ni Ate Flor at Cora ang tiwala namin ni Arthur. Naging ka-close ko rin si Cora. Parang nakababata ang kapatid na ang tingin ko sa kanya. Kahit isang taon lang ang tanda ko sa kanya. Mahiyain siya at tahimik. Gusto ko sanang mabago niya yon dahil magandang babae si Cora. Malaki ang potensyal niya na umangat sa buhay. Kaya naman, nang malamang kung hindi pa siya tapos ng high school ay ipinag-aral ko siya. At nangako na kung huhusayan niya sa high school ay ipagpapatuloy ko ang pagtulong sa kanya hanggang sa college. Si Cora ang kasama ko sa tuwing meron akong check-up. Sobrang busy rin kasi noon ni Arthur at halos hindi na siya nakaka-uwi sa bahay dahil sa kanyang trabaho. Si Cora din ang kasama ko kapag may gusto akong puntahan kaya alam niya na mahilig akong mag-ukay-ukay. Ate Rochelle, bakit ayaw mong bumili ng mga damit sa mall? May mga mura din sa ganun, hindi ba? Hindi ka ba natatakot na baka patay na ang dating may-ari ng damit na nabibili mo sa ukay-ukay? Tanong sa akin ni Cora habang naghahalungkat ako ng mga damit sa isang ukay-ukay store. Kakapanood mo yan ng mga horror movies eh. Saka nilalabhan ko naman ang mga nabibili ko para maalis ang mikrobyo at mga kaluluwang nakakapit. Takot sila sa sabon at fabric conditioner. Pabiro kong sagot. Hindi na ako nagtataka kung bakit ang dami mong pera ate. Imbis kasi na mamahaling gamit ang binibili mo para sa sarili mo, ay mas gusto mo ang mga mura. Kaya humahanga talaga ako sa iyo ate. Kasi kahit mayamang ka ay matipid ka, ang sabi niya. Kailangan talagang mag-ipon Cora. Kahit ikaw mag-ipon ka rin. Hindi kasi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na araw. Para kung may emergency at kailangan natin ng pera, ay meron tayong mahuhugot. Paliwanag ko kay Cora. Sa bagay, tama ka ate. Hindi porket meron ay magwawaldas na ng pera. Hayaan mo kapag may sobra ay palagi ako magtatabi. Ang nakangiting wika naman ni Cora. Minsan sa paggala ko kasama si Cora ay may nadaanan kaming isang tindahan ng mga lumang gamit. Nainganyo akong pumasok at nakita ko ang mga lumang lamesa, upuan, aparador at kung ano-ano pa. Lahat ay sobrang mura. May mga sobrang okay pa at meron din na kailangan ng kaunting repair. Ngunit sa lahat ng naroon ay isang bagay ang talagang kumuha ng aking atensyon. Yung aparador na nasa isang sulok. Gawa yon sa nara ayon sa babaeng nagbabantay ng tindahan. Kulay brown ang buong aparador at may dalawang pinto. Naalala ko na gusto kong palitan yung lagayan ko ng damit sa kwarto at bagay ang aparador na yon sa design ng kwarto namin ni Arthur. Nagustuhan ko rin ang malaking salamin sa left door ng aparador at saktong-sakto ang taas noon sa height ko, Papa Dudut. Feeling ko ay nahipnotismo ako ng lumang aparador kaya agad ko siyang binili, Papa Dudut. Hindi na rin ako tumawad sa original price kasi ang nasa isipan ko ay makuha ko yon. Kaya kahit nga mas mataas ang presyo ay handa akong bilhin yon. Kinabukasan ay na-deliver ka agad ang aparador sa bahay namin. Pinaakyat ko yon sa kwarto naming mag-asawa. Yung luma kong lagayan ng damit ay itinamba ko na sa storage room. Nagpatulong ako kay Cora sa paglalagay ng mga damit sa aking aparador after kong malinisan. Walang sira ang aparador kaya hindi na kailangang iparepair. Nagpasalamat na rin ako sa dating may-ari noon kahit maganda pa ay ipinagbenta niya sa akin. Ako ang nagtiklop ng mga damit ko at si Cora naman ang naglagay ng mga yon sa nakabukas na aparador. Inilagay ko pala yon sa may katapat na paanan ng aming higaan, Papa Dudut. Napansin ko na sa tuwing babalik si Cora sa akin para kumuha ng damit na ilalagay sa aparador ay nakasimangot siya. May problema ba, Cora? Bakit nakasimangot ka?
Baka pagod ka na, magpahinga ka muna at kaya ko naman itong tapusin, ang sabi ko sa kanya. Ito kasing binili mong aparador ate. Maganda nga pero may amoy. Ang baho parang may patay na daga sa loob. Sigurado ka ba na na-check mo nang maayos yun ate? Reklamo pa ni Cora. Seryoso ka? May mabahong amoy? Hindi makapaniwalang tanong ko. Meron ate. Ikaw na mismo ang umamoy para malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Sumbat pa ni Cora habang nakatakip ang kamay sa kanyang ilong. Nilapitan ko ang aparador at inamoy ang loob. Hindi ko alam kung nagbibiro ba si Cora o talagang siya lang at nakakaamoy na may mabaho sa aparador pero wala akong naaamoy na mabaho. Ang bango pa nga dahil bago ko yung lagyan ng damit ay inesprayan ko ng air freshener. Ipinipilit pa ni Cora na ang baho talaga. Biniro ko na lamang siya na baka bibig niya ang naaamoy niya at hindi ang aparador. Baka may sipon ka ate kaya hindi mo naaamoy. Barado siguro ang ilong mo. Mabaho talaga, sabi ni Cora. Wala naman eh. Saka paano magkakaroon ako ng sipon? Naaamoy ko nga yung bango sa aparador eh. Ang natatawa kong tugon kay Cora. Basta ate ang baho ng pangamoy ko sa aparador mo, giit pa niya. Mukhang totoo ang sinasabi ni Cora na may mabaho sa aparador dahil naduduwal pa siya. Hindi niya yon pinipeke. Napilitan tuloy akong alisin muna ang mga damit sa aparador at chineko at baka may patay na daga o kung anong hayop na nakasiksik sa kung saan. Pero wala akong nakita at hindi ko pa rin naaamoy ang mabahong naaamoy ni Cora. Kaya pinababa ko na lamang si Cora at ako na ang mag-isang nag-ayos at naglagay ng mga damit sa aparador. Hindi kasi ako komportable na nakasimangot siya habang tinutulungan ako sa aking ginagawa. Nang nakita ni Arthur ang aparador ay hindi niya yon nagustuhan. Aniya, unang kita pa lamang niya ay may iba na siyang naramdaman. Para sa kanya ay hindi nababagay ang bagay na yon sa aming kwarto. Pero dahil sa ako ang nasusunod sa pagdidesign at paglalagay ng gamit sa aming bahay ay wala siyang nagawa kundi ang hayaan na naroon ang nagustuhan kong aparador. Isang umaga ay sinabi sa akin ni Arthur na baka pwedeng ilipat ko sa ibang pwesto ang aparador dahil hindi siya sanay na nakikita kaagad sa salamin ng sarili kapag nagigising siya. Nasa tapat kasi ng paanan namin yon kaya hindi maiiwasan na ang aparador ang una naming makikita sa paggising sa umaga. Pero ipinilit ko na doon ang gusto kong pwesto ng aparador. Iba kasi ang nararamdaman ko simula nang nabili ko yon, Papa Dudut. Magaan palagi ang gising ko sa umaga. Kahit na hindi kumpleto sa oras ang aking tulog ay ang sigla ko sa tuwing umaga. Kahit ako ay nagtataka kasi dati ay gusto ko ulit matulog kahit kagigising ko lamang. Nang dumating ang aparador sa bahay namin ay para kong hindi buntis at parang lahat ay kaya kong gawin. Iniisip ko na baka energetic o masipag na tao yung dating may-ari ng aparador kaya na-absorb ko ang energy ng taong yon. Kaya kahit buntis ako ng time na yon ay tumutulong pa rin ako kina Ate Flor at Cora pagdating sa mga gawaing bahay. Speaking of buntis, isa sa mga naging problema ni Arthur simula nang mabuntis ako ay ang aming pagtatalik. Hindi kasi ako komportable na sumisiping ang aking asawa simula nang mabuntis ako, Papa Dudut. Kaya kahit na anong kalabit sa akin ni Arthur ay hindi ko siya napagbibigyan. Awang-awa nga ako sa kanya ng panahon na yon pero wala siyang magawa kundi ang magtiis. Ipinangako ko naman sa kanya na sa sandaling manganak ako at makapagpahinga ay babawi ako sa kanya. Mabuti na lang at kahit papaano ay naiintindihan ni Arthur ang sitwasyon ko at hindi na niya ako pinilit sa bagay na hindi ko muna kayang gawin. Marami ang mga kakaiba. At hindi may paliwanag na bagay na nangyari sa bahay simula nang bilhin ko ang lumang aparador. Nung una ay palaging si Cora ang nakakaranas na mga ganong bagay, Papa Dudut. Kagaya na lamang ng mabahong amoy na meron daw ang aparador na tanging siya lamang ang nakakaamoy. Hindi yon nawala kay Cora. Sa tuwing uutusan ko siya na ikuha ako ng damit sa aking aparador ay palagi niyang sinasabi na meron pa ring mabaho sa loob noon.
Isang gabi ay nagtiklop kami sa salas ng mga bagong laban ng damit at si Cora ang inatusan kong maglagay ng mga damit sa itaas. Nang nasa kwarto na siya ay bigla siyang sumigaw ng malakas na akala mo ay meron siyang nakitang multo. Kasunod noon ay nagmamadali siyang buwaba ng hagdanan. Umiiyak at nanginginig pa siya. Nang tanungin namin siya ni Ate Flor ay doon niya sinabi na may nakita siyang babaeng lumabas ng aparador. Duguan daw ang dalawang kamay ng babae at nakasuot ng kulay itim na bestida. Sinugod raw siya ng babaeng yon kaya napasigaw siya at napatakbo pababa. Ang una kong naisip ay baka may nakapasok na ibang tao sa bahay. Wala pa naman si Arthur at puro kami babae na naroon. Kumuha muna ako ng kutsilyo sa kusina at kahit buntis ako ay matapang akong umakyat sa kwarto sa itaas. Nakita ko ang mga damit kong nagkalat sa may sahig. Nakasarado ang pinto ng aparador at kahit ang mga bintana sa aming kwarto ay ganun din. Wala akong nakitang sign o bakas na may ibang tao na naroon. Cora, nagbibiro ka ba? Sa susunod ay ayoko nagjo-joke ka ng ganun ha? Mapapahamak ako sa inyo nang wala sa oras. Turan ko kay Cora nang nakumpirma kong walang ibang babae sa buong kabahayan. Ate, hindi po ako nagbibiro. May babae talagang lumabas sa aparador tapos sasakalin niya sana ako. Kaya sumigaw ako at tumakbo. Hindi ko gagawing biro ang ganong bagay. Katwiran pa ni Cora. Nakita ko sa mukha niya na hindi siya nagsisinungalin at iniisip ko na pagod lamang siya. Kaya kung ano-ano ang mga nakikita niya. Isa pa ay mahilig manood ng katatakutan si Cora Papa Dudut. Baka nadala na niya sa realidad ang mga napapanood niya sa sobrang lakas ng kanyang imahinasyon. Pagkatapos ng insidente yon ay hiniling ni Cora na utusan ko na siya ng kahit na ano. Pero huwag ko na siyang palalapitin pa sa aparador. Sabi niya ay meron talagang duguang babae sa loob ng aparador at sinabi pa niya na multo yon. Parang gusto niyang sabihin na patay na ang dating nagmamay-ari ng aparador. Kahit na hindi ako naniniwala kay Cora ay ipinakita kong pinaniwalaan ko ang mga sinabi niya. Ayoko na kasing ma-stress pa lalo na at buntis ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Isa pa ay kung meron talagang kababalaghan na taglay ang aparador ay ako ang unang makaka-experience dahil madalas ay mag-isa akong natutulog sa kwarto dahil sa minsan lamang umuwi ng bahay si Arthur. Kung ako ang tatanungin ay wala akong nararamdaman na negatibo sa aparador. Kagaya pa ng aking sinabi ay mas naging masigla ko. Simula nang napunta sa akin yon. Inakala ko na wala nang kakaibang mangyayari dahil hindi ko na pinapalapit si Cora sa aparador. Ngunit isang madaling araw, habang mahimbing akong natutulog katabi, ang aking asawa ay nagising kaming lahat dahil sa malakas na sigaw ni Cora. Kahit nasa ibaba ang kwarto nila Ate Flor ay dinig na dinig namin ang sigaw. Sigaw niya sa itaas. Nag-aarala kaming napababa ni Arthur at pagpunta namin sa kwarto ng mag-ina ay nakayakap si Cora kay Ate Flor. Sa pagitan ng pag-iyak ay sinabi ni Cora na nakita niya ulit yung babaeng nakatayo raw sa may paanan niya at galit na itinuturo siya. Kung hindi pa raw siya sumigaw ay hindi pa yon mawawala. Palihim kong kinausap si Ate Flor tungkol kay Cora. Nababahala na kasi ako sa kinikilos ng anak niya at baka may problema si Cora na hindi sinasabi sa amin. Siyempre kung merong tao na pagsasabihan si Cora ay si Ate Flor dahil eto ang nanay niya. Ayon kay Ate Flor ay walang nababanggit ang anak niya na meron itong pinagdadaan ng problema. Kaya kahit siya ay nagtataka din sa ikinikilos nito. Nagsimula lang naman daw na may makitang babae si Cora nang dumating yung aparador. Ikaw ba Ate Flor, may nararamdaman ka bang kakaiba doon sa aparador? Tanong ko. Sa totoo lang Rochelle, nagtataasan ang balahibo ko kapag nakikita ko yung aparador na yon. Para akong lalagnatin kapag inuutusan mo akong kumuha ng damit. Saka kapag binubuksan ko ay may malamig na hangin na ibinubuga. May takot na pag-amin ni Ate Flor. Wala namang aircon sa loob noon, paano magbubuga ng malamig na hangin?
pagbibiro ko para kahit papaano ay maging magaan ang aming pag-uusap. Rochelle, totoo ang sinasabi ko. Kaya kahit papaano ay naiintindihan ko ang anak ko kung bakit gano'n na lamang ang takot niya sa aparador. Baka nga meron talagang babae sa aparador. Siguro mas maganda kung bumili ka na lang ng bagong aparador at itapon mo na lang yung nasa kwarto mo, ang payo pa ni Ate Flor. Tutol ako sa suggestion na yon ng kasambahay ko, Papa Dudut. Wala sa utak ko ang itapon ng isang napakagandang bagay na nakuha ko sa murang halaga. Hindi rin ako naniniwala sa mga sinasabi nilang dalawa, lalo na yung tungkol sa babaeng duguan ng mga kamay. Sabi ko pa sa aking sarili, saka na ako maniniwala kapag ako na mismo ang naka-experience. Matapos ang pag-uusap namin ni Ate Flor ay bigla siyang nagkaroon ng mataas na lagnat kinagabihan. Gusto sana namin siyang dalhin sa ospital pero ayaw niya. Sa bahay na lamang daw siya magpapagaling. Dahil sa mag-isa muna si Cora sa paggawa ng mga gawaing bahay ay ako ang nag-alaga kay Ate Flor. Tumagal din ng dalawang araw ang lagnat niya at pagkatapos ay para siyang nagdahilan lang. Parang walang nangyari sa kanya kasi bigla na lamang siyang gumaling. Sinabi niya sa akin na napapanaginipan niya yung babae sa aparador. Pinarusahan daw siya ng babae dahil sinabi niya sa akin na dapat ay itapon ko yung aparador. Kaya kahit daw siya ay hindi na lalapit sa aparador ng aking kwarto. Nang una ay hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi ni na Cora at Ate Flor. Kahit si Arthur nang nagsabi na kahit siya ay iba ang pakiramdam sa aparador, ay hindi pa rin ako naniniwala. Ngunit isang araw ay naalimpungatan ako ng walang dahilan. Kasama ko noon si Arthur sa kwarto at mahimbing ang tulog niya. Malaki ang tiyan ko dahil nasa 8 months na ako ng aking pagbubuntis. Hindi ko makakalimutan ang oras na ako ay maalimpungatan. Alas 3:30 ng madaling araw yon. May digital clock kasi sa drawer na nasa tabi ng kama at kapag nagigising ako ay automatic akong napapatingin sa orasan. Babalik na sana ako sa pagtulog nang may marinig akong bumagsak na bagay sa loob ng aparador. Napabangon ako para i-check kung ano yon. Pero nang buksan ko ang aparador ay wala naman akong nakitang kakaiba o bagay na pwedeng nagdulot ng malakas na pagbagsak. Bumalik na ako sa pagkakahiga pero sa tuwing ipipikit ko ang aking mata ay naririnig ko ulit yung tunog na parang may ibinabagsak. Binuksan ko ang ilaw para makita ng maayos ang loob ng aparador pero wala talaga akong makita ang kakaiba, Papa Dudut. Sa pangalawang pagbalik ko sa higaan ay hindi ko na ulit narinig ang ingay. Ngunit nang sumunod na hapon ay muling nagparamdam sa akin ang aparador. Ugali ko na kasi ang maligo pagkatapos ko ng lunch. Simula nang binili ko ang aparador sa salamin na ako noon nananalamin. Kitang-kita ko kasi ang kabuuan ng aking katawan dahil sa laki ng salamin na nakakabit sa labas ng isang pintuan. Naisipan kong magpicture o mirror selfie para meron akong i-upload sa Facebook. After kong magpicture sa salamin gamit ang aking cellphone ay in-upload ko yon sa aking Facebook at diretsyong natulog na ako. Nang magising ako ay nagtaka ako dahil ang dami kong natanggap na notification sa Facebook. Yun pala ay tadtad ng comment at share ang picture na in-upload ko. May mga nagsabi na meron daw nakasilip na babae sa likuran ko. Nang tingnan ko ng maayos ang mirror selfie ko ay nalaman ko na totoo nga ang comment ng karamihan. May ulo ng babae na parang nakasilip. Nakatago yon sa headboard ng kama. Malinaw yung mga mata, ilong at bibig niya. Nakatingin siya sa akin at parang malungkot ang kanyang mukha. Sa sobrang takot ko ay agad kong dinilit ang picture sa Facebook at mismong cellphone ko. Hindi mawala-wala ang kilabot ko kapag naiisip ko yung mukha ng babae, Papa Dudut. Dahil doon ay unti-unti na ako naniwala sa mga sinasabi noon ng kasambahay namin. Nang mapadaan ulit ako sa pinagbilhan ko ng lumang aparador ay hinanap ko yung babae nag-assist sa akin noon. Kinausap ko siya at tinanong kung alam ba niya ang history ng nabili kong aparador sa kanya. Hindi na niya ako natatandaan kaya hindi na niya ako nasagot. Ang sabi lang niya ay karamihan ng mga gamit na nasa tindahan
ay mula pa sa mga mayayamang tao na nagbabawas ng gamit sa bahay. May posibilidad din daw na namatay ng may-ari at may mga pamilya na hindi nagtatabi ng gamit ng isang patay kaya pinagbenta na sa kanila. Nawala na sa isipan ko ang posibleng kababalaghang nakabalot sa aparador nang sumapit na ang aking kabuhanan. Mas nag-focus ako sa aking nalalapit na panganganak. Nang manganak na ako ay mas lalong hindi ko na naisip ang aparador. Ilang araw din kasi akong nasa ospital at tanging si Ate Flor ang nagbabantay sa akin. Nang nanganak naman ako ay naroon si Arthur pero after noon ay bumalik na siya sa kanyang trabaho. Pagbalik ko sa bahay ay dala ko na ang baby namin ni Arthur na isang baby boy. Sobrang saya ko kasi kumpleto na ang pagiging nanay ko. Siyempre doon kami sa kwarto ko natutulog ng aking anak. Naglambing ako sa aking asawa na baka pwedeng huwag muna siyang tumanggap ng project kahit 1 week para naman makasama namin siya ng anak namin ng isang buong linggo. Pumayag naman siya sa hiling ko. Nang matapos niya ang project niya ay sinabi niya sa akin na kahit 2 linggo pa ay pwede namin siyang makasama. Tuwang-tuwa ako kasi mas matagal kong makakasama ang aking asawa. Isang gabi habang tulog na kaming lahat ay may naramdaman akong humahaplo sa aking mukha. Isang malamig na kamay, Papa Dudut. Akala ko pa nga ay anak namin at nilalaro ang mukha ko. Ngunit nang buksan ko ang mata ko ay nakita ko na mahimbing ang tulog ng anak ko tapos si wala sa tabi ko si Arthur. Hindi ako nagabalang hanapin ang asawa ko dahil ang akala ko ay nasa banyo siya sa ibaba. Minsan kasi tinatawag siya ng kalikasan kahit madaling araw pa yan. Pipikit na sana ako nang makita kong gumagalaw yung pinto ng aparador. Napangamba ako habang may kaunting pagtataka. Nang mabagal na bumukas ang pinto ng aparador at pagkatapos ay malakas na sumarado. Imposible na hangin ang may gawa noon dahil sarado ang pinto at mga bintana. Malakas kong tinawag si Arthur at medyo matagal siya bago nakapunta sa kwarto. Saan ka ba galing? Bakit ang tagal mo? Kanina pa kitang tinatawag? Natatakot kong tanong sa aking asawa. Sorry naman, nasa banyo ako. Nung lumabas ako ay saka ko lang narinig ka. Bakit? Anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Itinuro ko sa kanya ang aparador at sinabi ang nangyari. Tinawanan ako ni Arthur at ang sabi niya ay sobrang imposible ang sinasabi ko. Sinabi ko na kahit ako ay alam ko na imposible yung nangyari. Pero yun talaga ang nangyari. Matulog na lang daw ako at bukas ay iche-check niya ang aparador at baka may sira na ang pinto. Kung meron daw ay handa siyang ayusin yon para hindi na bumukas at sumarado ng kusa. Nang i-check ni Arthur ang aparador kung meron sira ang pinto noon ay wala siyang nakita. Baka raw namamalik mata lamang ako nang nakita kong bumukas yon at sumarado ng malakas ng kusa. Kung minsan daw ay ganun din siya lalo na kapag bigla siyang nagigising. Parang napaghahalo niya ang realidad sa napapanaginipan niya. Pero sigurado kasi ako sa mga nakita ko, Papa Dudut. Nangyari yon at hindi bunga lamang ng aking imahinasyon. Mas lalo tuloy lumakas ang kutob ko na may kababalaghan na buwabalot sa aparador na aking nabili. Unti-unti ay naniniwala na rin ako kina Ate Flor at Cora. Nahihiya nga lang akong sabihin sa kanila at mapapahiya ako. Siyempre dahil pinagtawanan ko sila noon. Naglagay ako ng rosaryo sa loob ng aparador sa pag-aakala na makakatulong yon para hindi na ako maka-experience ng nakakatakot. Baka sa pamamagitan ng rosary ay maitaboy ko kung ano ang elemento o kaluluwa ang nasa aparador. Nangihinayang din talaga akong itapon yon o itago dahil talagang ang ganda-ganda. Saka sa tuwing naiisip akong idispatcha ang aparador ay bumibigat ang aking pakiramdam. Sumasakit ang ulo ko na parang na akong nasusuka. Parang may kung anong malakas na puwersang nagsasabi sa akin na huwag ko yung gawin. Simula noon nang maglagayan na ako ng rosaryo ay hindi na ako nakaramdam ng kakaiba, Papa Dudut. Naging maayos na ang tulog ko at hindi na ako nagigising tuwing madaling araw. Hanggang isang araw ay nagulat ako ng pagbukas ko ng aparador ay sira-sira na yung rosaryo. Nagkalat ang beads noon, sobra akong nagalit. Ang una kong inisip na gumawa noon ay si Arthur, baka hindi niya sinadyang nasira ang rosaryo. Nang tanungin ko siya ay itinanggi niya ang paratang ko. Eh hindi nga raw siya nagbubukas ng aparador ko dahil wala siyang gamit noon.
Imposible namang sina Ate Flor at Cora dahil takot silang lumapit sa aparador. Naging isang malaking palaisipan tuloy sa akin ang nangyari sa Rosario. Habang nasa kwarto ako at nagbabantay ng anak ko ay pumasok si Ate Flor. Iwas na iwas ang mata niya sa aparador. Nang tanungin ko siya kung may kailangan siya ay sinabi niya na may hinala siya na baka yung babae sa aparador ang may kagagawa ng pagkasira ng Rosario. Doon ako nag-open sa kanya ng tungkol sa mga naranasan kong kababalaghan ng dahil sa aparador. Hindi na siya nagulat at kahit papaano ay masaya siya na naniniwala na ako sa kanila ni Cora. Muling nagsuggest si Ate Flor na sirain ko na ang aparador. Huwag ko raw basta itapon dahil baka may iba pang makakuha. Mas maganda na sunugin ko raw para mawala na ng tirahan yung babaeng nasa aparador. Ang sabi ko ay pag-iisipan ko ang suggestion niya. Kinagabihan ay nanaginip ako. Nasa isang kwarto ako na hindi ko alam kung kanino. Hindi yon pamilyar sa akin, Papa Dudut. Pero parang mayaman ang may-ari ng kwarto dahil sa laki ng kama at ganda ng pagkakaayos ng mga kagamitan. Nagulat ako nang nakita ko ang aparador. Nasa sulok lamang yon. Maya-maya ay may babaeng pumasok at pinagmumura ko. Galit na galit siya sa akin kahit na hindi ko siya kilala. Ang tanga-tanga mo? Hindi ka marunong makiramdam. Niloloko ka niya. Paulit-ulit na sigaw ng babae sa akin. Hindi ako nagsasalita. Pinapanood ko lamang yung babae hanggang sa binuksan niya ang aparador at inalis niya ang mga nakalagay na damit doon habang sumisigaw at umiiyak. Pumasok ang babae sa aparador at sinarado ang pinto. Sa takot ko na baka masuffocate yung babae ay binuksan ko yung aparador. Napasigaw din ako, Papa Dudut, nang makita ko na naglaslas ng magkabilang pulso yung babae. Doon ako nagising at naputol na ang aking panaginip. Nanginig ako sa takot habang nakatingin sa aking aparador. Hindi pa doon natapos sa mga nakakatakot na experience ko sa aparador, Papa Dudut. Kahit ako ay kinilabutan na rin sa tuwing nakikita ko ang aparador. Minsan habang nananalamin ako sa salamin ng aparador ay nagulat ako na may nakita akong babaeng nakatayo sa aking likuran mula sa refleksyon ng salamin. Pero nang lumingon ako sa likuran ko ay wala akong nakitang kahit na sino. May mga pagkakataon pa na tuwing gabi kapag napapatingin ako sa aparador ay nakikita ko yung babae sa tabi noon tapos ay nawawala na rin kaagad. Ilang beses na nangyari yon. Isa na yata sa hindi ko makakalimutan na experience ko sa aparador ay noong gabi nakukuha ako ng damit dahil kakatapos ko lamang maligo. Pagkuha ko sa damit na susuotin ay may mga naglaglagan na malalaking uod mula doon. Tapos ay nakita ko yung babae na nakatayo sa loob ng aparador. Nasa likuran siya ng mga damit kong nakalagay sa hanger. Nakatingin siya sa akin at hindi ako nakasigaw sa sobrang takot. Nakatulala lamang ako. Kung hindi pa umiyak ang anak ko na nasa crib ay hindi ako matatauhan. Nang tingnan ko ulit ang damit ko ay wala na ang mga uod at wala na rin ang babae sa loob ng aparador. Hindi ko alam kung epekto lamang ba yon dahil bago akong panganak kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Pero parang talagang takot na ako ng panahon na yon. Hindi lang para sa aking sarili kundi masigit sa aking anak na walang kalaban-laban. Nawala na ang katahimikan ko. Nagkaroon ako ng takot sa sarili kong pamamahay. Palagi akong balisa at hindi mapakali lalo na kapag matutulog ako. Mababaw na akong matulog sa takot ko na baka biglang umatake yung babae na nasa aparador. Ang talagang kinakatakot ko ay baka pati ang anak ko ay saktan niya. Yun talaga ang hindi ko nakakayanin kapag nangyari. Ate, hindi mo pa ba itatapon yung aparador? Tanong sa akin ni Cora. Alam mo, kahit na hindi ko na yon nakikita ay nararamdaman ko pa rin yung babae. Parang nagpupunta siya sa kwarto namin ni nanay lalo na kapag mag-isa ako. Bigla na lamang nagtatayuan ng balahibo ko sa braso. Dugtong pa ni Cora. Gusto ko na nga eh, baka pwede mo akong tulungan ngayon, ang sabi ko. Biglang pumasok sa isipan ko ang araw na yon na i-dispatch siya na ang aparador. Dahil bumalik na sa trabaho si Arthur ay kaming tatlong babae sa bahay ang nagtulong-tulong sa pagbaba ng aparador. Hirap na hirap kami dahil sobrang bigat nun.
Kung tutuusin ay kulang ang lakas namin para maibaba namin yon. Kaya nagpatulong kami sa ilang lalaki na kapitbahay namin. Kahit apat na lalaki na ang nagbuhat noon pababa ay hirap na hirap pa rin sila. Nakakapagtaka nga dahil nang iakyat yon sa kwarto ay dalawang lalaki lamang ang nagbuhat at hindi ko natatandaan na nahirapan sila. Dinala nila sa likod ng bahay ang aparador. Ang mga lalaki na rin ang inutusan kong sirain ng aparador. Habang sinisira nila ang aparador ay may bigat akong nararamdaman. Medyo naluha pa nga ako. Kung wala lang talaga kaming nararanasan na kababalaghan ng dahil sa aparador na yon, ay hindi ko yon i-give up. Nang matapos na ang pagsira sa aparador ay binigyan ko ng pera ang mga lalaking hiningan ko ng tulong. Pagkatapos ay binuhusan na namin ng kerosene at saka sinunog yon. Habang tinutupok ng apoy ang aparador ay ipinagdadasal ko ang multo ng babaeng nasa aparador. Hiniling ko sa itaas, nagabayan niya ang kaluluwang yon para matahimik na. Humingi rin ako ng tawa dahil hindi ko maintindihan ang mensahe na nais niyang iparating kung meron man. Bumili na lamang ako ng bagong aparador na hindi na second hand. Medyo nagkaroon kasi ako ng trauma kaya brand new na talaga ang binili ko at nilagay sa kwarto namin ni Arthur. Simula rin nang mawala na ang lumang aparador ay huminto na ang pagpaparamdam ng babae sa akin. Nang tumungtong ng isang taon ang anak ko ay sinabi ko kay Arthur na mukhang hindi na namin kailangan ng serbisyo ni na Ate Flor at Cora. Gusto ko maging hands-on sa pag-aalaga ng anak namin. Hindi ko naman kailangan na palaging pumunta sa laundry shop namin dahil may mga tao kaming tumitingin doon. Sigurado ka ba na kaya mo na, Rochelle? E si na Ate Flor at Cora, kawawa naman sila kung mawawalan sila ng trabaho. Tapos nangako ka pa kay Cora na hanggang college mo siya pag-aaralin. Ang sabi ni Arthur sa akin. Hindi naging maganda ang grades ni Cora. At usapan namin na itutuloy ko siya hanggang college kung pagbubutihin niya. Nakita mo ang grades niya nang magtapos siya, sobrang baba. Saka bibigyan ko na lang sila ng malaking separation pay para meron silang gagamiting panimula kahit na sa maliit na negosyo, sagot ko. Kapansin-pansin na labag sa kalooban ni Arthur ang desisyon kong yon. Iniisip ko na lamang na ilang buwan na nakasama namin ang dalawa naming kasambahay ay napalapit na rin ang loob ni Arthur sa mga ito. Kahit ako ay masakit sa akin na i-let go silang dalawa pero kailangan upang matuto ako na mag-alaga ng aking anak nang walang ibang inaasahan. Wala akong naging problema kina Ate Flor at Cora nang sabihin ko na kailangan ko na silang i-let go. Naiintindihan nila ang aking desisyon. Isang buwan na lang sila sa amin at pagkatapos ay aalis na sila. Dalawang linggo na lamang at aalis na ang mag-ina. Sa aming bahay ay biglang naging kakaiba ang kilos ni Cora. Palagi siyang lutang at wala sa kanyang sarili. Si Ate Flor na rin na nagsabi na halos hindi ito nakakatulog sa gabi dahil bumalik daw yung babae sa aparador. Hanggang sa nahuhuli ko si Cora na nagsasalita na mag-isa. Pabulong-bulong siya. Kapag tinatanong ko kung sino ang kinakausap niya ay bigla siyang ngingiti at aalis nang hindi sinasagot ang tanong ko. Nabahala ako kay Cora. Ang una kong naisip ay baka meron siyang pinagdadaanan na hindi niya sinasabi sa amin. Baka dumaan siya sa depresyon at kailangan niya ng makakausap. Palagi akong nag-reach out kay Cora pero siya ang palaging umiiwas. Kahit ang nanay niya ay hindi na naiintindihan kung bakit bigla-biglang pagbabago sa kanyang anak. Parang hindi ko tuloy kayang paalisin sila sa poder ko na gano'n ang kalagayan ni Cora. Kahit papaano para sa akin ay cargo ko pa rin siya. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-alis ni na Ate Flor at Cora sa bahay. Nakatulala na si Cora at walang emosyon ang mukha niya. Pinauna ni Ate Flor ang anak niya sa labas ng bahay at meron daw siyang aaminin sa akin. Akala ko ay wala lang ang bagay na sasabihin ni Ate Flor pero yung pala ay babago sa tingin ko sa aking asawa, Papa Dudut. Ayon kay Ate Flor ay nagkaroon pala ng relasyon ng asawa ko at ang anak niyang si Cora. Nagsimula yon nang hindi muna ako sumiping kay Arthur nang mabuntis ako. Parang ang sinasabi niya ay sa tuwing nakakaramdam ng init ng katawan ng asawa ko ay kay Cora ito nagpupunta. Gusto rin naman daw ni Cora yon at hindi ito pinilit. Umamin daw ang anak niya isang linggo bago sila umalis. Kaya raw pala parang nawawala sa sarili si Cora ay dahil sa patuloy
na pagpapakita rito nung babae sa aparador. Tinatakot daw ng babaeng yun si Cora para umamin sa akin. Kaya mas mabuti raw na umalis sila upang tuluyan ang maputol ang maling ugnayan ng dalawa. Labi sa paghingi ng tawad ni Ate Flor sa akin. Kung nalaman daw sana niya kaagad ay hindi aabot sa ganon ang lahat. Bumagsak ang mundo ko. Nang oras na yon, Papa Dudut, nawasak ang perpektong imahe ng asawa ko. Nangihina ako at hindi ko napigilan ang umiyak. Gusto kong magalit kay Cora pero nang nakita ko ang sitwasyon niya ay mas na naigang awa sa aking puso. Sinabi ko kay Ate Flor na sisikapin kong magpatawad kahit sobrang sakit ng ginawa ng anak niya sa akin. Kapatid na kasi ang turing ko kay Cora tapos eh ganun pala ang ginagawa nila ng asawa ko kapag hindi ako nakatingin. Doon ko na rin nalaman ang mensaheng gustong iparating sa akin ng babae sa aparador. Gusto niyang sabihin sa akin na nagtataksil ang asawa ko sa akin, Papa Dudut. Siguro kaya ako ginigising ng aparador tuwing gabi ay merong ginagawang kababalaghan sina Arthur at Cora. Gusto siguro ng babae na mahuli ko ang dalawa. Kaya naman pala galit na galit siya kay Cora. Kung tutusin ay hindi naman pala masama yung multo na babae sa aparador. Bigla ako na konsensya na sinira ko ang tirahan niya. Ngunit palagi ko pa rin ipinagdarasal na sana ay matahimik na siya. Kahit na galit ako ay kinausap ko pa rin ang mahinahon at may kasamang pangunawa si Arthur. Sinabi ko na alam ko na ang naging ugnayan nila ni Cora. Aniya naging marupok siya sa tawag ng laman noong panahon na buntis ako. Nakita niya si Cora at natukso siya. Humingi ng tawad si Arthur sa akin at dahil sa kagustuhan ko na hindi masira ang aking pamilya, ay pinili ko ang magpatawad, Papa Dudut. Hindi naging madali sa akin ang makalimutan ang lahat pero sa tagal na rin ang panahon. At naipakita naman ni Arthur na hindi na niya ako lolokohin ay unti-unti ko naibaon sa lupa ang sakit, Papa Dudut. Ngayon ay binawasan ko na ang pagbili ng mga second hand na kagamitan. Iba talaga ang epekto ng aparador na yon sa buhay ko. Tinanggal ng lumang aparador na yon ang pagkahilig ko sa mga gamit na mura at pinaglumaan ng ibang tao. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Rochelle. Wala pong mali kung maging panatiko tayo ng mga second hand na mga kagamitan. Lalo na at pwede pa natin itong mapakinabangan. Ngunit mas makakabuti na maging mapanuri tayo sa mga bagay na may naunang nagmay-ari. Kung kaya naman ay alamin muna natin ang storya na nasa likod ng mga gamit na ipapasok mo sa iyong tahanan. Mas mabuti na ang sigurado tayo sa kapayapaan at kaligtasan ng ating bahay at lahat ng nakatira dito kesa magsisipu tayo sa bandang huli. Siguro nga ay totoo ang mga multo. Siguro nga ay meron ngang mga taong nakakakita at nakakaramdam sa kanila. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay takot ang hatid ng mga kaluluwa sa ating buhay. Minsan ay meron din silang mensahe na nais iparating sa atin. Ngunit hindi nila yon nasasabi ng maayos. Nagiging bingi at bulag tayo sa tunay nilang pakay. Dahil madalas ay pinapangunahan tayo ng takot. Normal lang po ang matakot ngunit kung malakas ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, ay alam na natin na hindi nito tayo pababayaan at kayang-kaya nating labanan ang takot at pangamba na nasa ating puso. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.
dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.